Ang Diyos din ay nagpapakita sa atin ng entire picture ng ating buhay. Maaring tayo ngayon, kung tayo man ay may pinagdadaanan, nakikita lamang natin yung bagay na iyon. Hindi natin nakikita ang buong plano ng Diyos sa atin, kaya kailangan natin siyang imbitahin sa ating buhay for us to realize the big picture of God's will in our lives. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyong lahat na naririto sa dambana ng Our Lady of Manaoag. Magandang umaga rin doon sa mga sumusubaybay via live stream sa amang dako ng Pilipinas at ng mundo. Good morning. Hayaan niyo simulan ko ng isang kwento ang ating reflection sa Ebanghelyo sa umagang ito. Noon ay nagkaroon ng may mga limang bulag na magkakaibigan ang naglalakad sa isang makitid na kalsada. At bigla na lamang may bumalandra sa kanilang harapan. Dahil sila'y walang paningin, hindi nila alam kung ano yun. Kaya tiningnan nila, kinapa nila kung ano ba ito. Ano ba itong balakid na ito? Sabi ng isang bulag, ito'y isang pader. Hinawakan niya yung tiyan nung elepante. Mamaya, sabi nung isa, hindi, ito'y isang layag sa bangkaba, yung humihigop ng hangin. Nahipo niya yung kanyang tenga, yung tenga ng elepante. Ay, hindi, sabi niya, ito'y poste, sapagkat nahawakan naman nung isang bulag, yung pangatlong bulag, yung binti nung elepante. Sabi nung isa, hindi, parang ano to eh, parang ahas. May balahibong ahas. Nahawakan pala niya yung trunk nung elepante. Sabi naman nung panglima, ay hindi, lubid ito. Lubid. Hawak-hawak niya yung buntot ng elepante. So kanya-kanya silang paningin in quotation marks, pero hindi nila nakita ang buong larawan ng isang elepante. Kanya-kanya silang paniniwala. They did not see the entire picture
of the elephant. Sa umagang ito, makikita natin dalawang actors, si Maria, o tatlo, si Maria, si Jose, at yung anghel. Si Maria ay nagkaroon din ng balakid sa kanyang buhay. Anong balakid yun? Natatangi lamang itong karanasang ito kay Maria. Siya ay dalaga, pero siya ay nagdadalang tao. Napakalaking balakid ito. Hindi mo maipapaliwanag. Paano ba nangyari yun? Siyempre, alam ni Maria ang sinabi sa kanya ni Gabriel, ikaw ay nagdadalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang sinabi niya, let it be done to me according to the will of God, to God's word. Siya lamang ang nakakabatid noon, walang iba. Ito isang misteryo pa rin sa kanya at sa atin. Si Jose naman, ganun din. Palaging sinasabi ni Mateo, Joseph was a righteous man. Kaya nga't ang kanyang gagawin dahil buntis ang kanyang kasintahan, tahimik lamang niyang i-divorce si Maria. Tahimik, sapagkat noong mga panahong iyon, you can kill your partner who is unfaithful. Pwede mo siyang kaladkarin sa kalsada at babatuhin hanggang mamatay. It's a violent death. Pero ang sabi ni Jose, sapagkat siya ay righteous, hindi. Tahimik ko lang siyang iiwanan para hindi siya mapatay ng mga tao sa kanyang paligid. Sapagkat it's a big shame if you are an unwed mother. And yet, an angel again appeared to Joseph and said, Mary, your wife, is pregnant by the power of the Holy Spirit. At doon lamang niya nabatid ang kanyang magiging solusyon sa kanyang problema. Kaya sinunod niya ang sinabi ng anghel na nagpakita sa kanya sa kanyang panaginip. At hindi makikita sa Ebanghelyo na si Jesus ay tatawaging Emmanuel. Ang El sa salitang Hebreo ay nagpapatungkol sa Panginoon, kay God. At ang Eman ay ibig sabihin ay nasa atin. Tayo rin ay may mga hinaharap na balakid. Lalong-lalo na yung mga nagpi-pilgrimage dito sa Manaoag, kadalasan ang kanilang inihahain ay mga malalaking problema sa kanilang buhay, mga malalaking pinagdaraanan sa kanilang buhay. Kuminsan, walang solusyon. Nakikita lamang natin ang ating problema, ang mga challenges natin sa buhay. Di po ba? Kaya nga tayo ay kuminsan sa Diyos na kumakapit at sa mahal na Birhen upang tayo'y tulungan, upang magkaroon din ng Emmanuel sa ating buhay. The God who is with us. Si Maria, makikita natin na obvious that God is with us kay Mary. Nasa kanyang sinapupunan ang magliligtas ng bayan. Ganun din kahit naintindihan din ni Jose na ang dinadala ni Maria ay hindi basta-basta human being. She is carrying the Savior of the world. Kung hindi nagsabi ng oo si Maria, walang magaganap na salvation. Kung hindi itinaguyod ni Jose si Maria, marahil ay wala ring magaganap na salvation. Sa karanasan ni Maria at ni Jose, makikita natin ang Emmanuel, the God who is with us. Tayo rin, naririto sa dambana ng Manaoag. Binubuksan natin ang ating mga isipan at ang ating mga puso. Hinihingi natin sa Panginoon at sa Mahal na Birhen na maging Emmanuel ang Diyos sa ating buhay. Kung ito man ay pagpapasalamat, kung ito man ay suliranin, kung ito man ay problema sa ating buhay, nagbabago ang ating perspective.
doon sa kwento ng elepante at ng limang bulag, nakita lamang nila ang kanilang problema. Nakita lamang nila yung kanilang nahawakan at naramdaman. Hindi nila nakita ang buong elepante sa kanilang paghawak sa parte ng kanyang katawan. Ang Diyos din ay nagpapakita sa atin ng entire picture ng ating buhay. Maaring tayo ngayon, kung tayo man ay may pinagdadaanan, nakikita lamang natin yung bagay na iyon. Hindi natin nakikita ang buong plano ng Diyos sa atin, kaya kailangan natin siyang imbitahin sa ating buhay for us to realize the big picture of God's will in our lives. So sa araw na ito, ating ipagdasal, kagaya ni Maria at ni Jose, na sumaatin nawa ang Emmanuel, the God who is with us. At makikita natin kung anong magiging resulta, kung ano man ang ating hinaharap. God is with us and will never desert us. Sinabi yan ng Diyos bago siya lumisan sa Ascension, I will be with you until the end of time.